Pinaliwanag ng mga kababayan ni Inday kung sino yung nagurgur sa kanya daw. Nag-try na igurgur siya. Iislas yung kanyang liig po. Eh, sino niya, Mr. Maravillas, yung lumaslas sa liig ni, ano, ni Inday? Sabi niya, silang lahat niya. Kung silang lahat niya pinagtulong-tulungan Mr. Maravillas yung si Inday, buhay pa kaya niya? Yan nga po, mga kababayan. Pero may injury siya rito. Iwan ko kung totoo. O baka sabi ko nga sa unang video natin, baka iginuhit lang para gawing ano, propaganda. Political propaganda po na inaapi siya. Malamangan niya Mr. Maravillas kasi kung literal na may nagurgur sa kanya, wala na. Left the earth na si ano, si Inday. At kung sino man ang nasa likod, hindi na po mabubuhay. Siya yung nag-survive eh. Yan daming security ni Inday. Hindi magkakalabas ng buhay po kung sino man yon. Kaya lang, ang paliwanag mga kababayan ni Inday, nang tanungin ng media, sino niya yung nagurgur sa iyo? Silang lahat niya. Marami. Yan po sabi niya rito. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yung very straightforward yes. Yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa liig ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagkabuhay. Sino ba yung sinabi ko? Silang lahat. Malinaw niya Mr. Maravillas na cheap propaganda stand lang ni ano, pampolitika. Tumodo na po si Inday sa kanyang politika po. Kasi jobless siya ngayon. Binigyan sana ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng trabaho yung sa DepEd po. Tapos vice chairperson ng NTF-ILCAC, nag-resign po. Sabi ko nga sa inyo po, ang pagiging vice president, spare tire. Naghihintay lang siya, mga kababayan. Hindi ba yun ang ano, pag vice presidente? Wala man talagang mga, yung mga specific jobs. Yung mga kating-kating ribbon lang po pag naimbitahan. Yun ang nagiging trabaho. May mga speeches din, mga kababayan. Pero yung ano, yung klaradong trabaho po na para makatulong sa pagpaunlad ng ating bagong Pilipinas, spare time lang po ang vice presidente. Hindi na kaya, mga kababayan, kasi may pressure na galing sa ating Pangulo na laging problema sa quality ng ating education. Kaya napiritan si, ano, si Inday na i-give up na lang kaysa tuloy-tuloy ang kanyang pag-self-destruct. Mga kababayan, sa pagiging DepEd secretary, dahil sa ganong reaction mga kababayan ni Inday, galit yung mga ano, mga netizens. Kasi harap-harapan pong pang ano, pangluloko lang yung gurgur. Sino ba yung maglalaslas sa kanyang ano, sa kanyang liig po? Kung i-assassinate po si Inday, hindi gagamit ng panggulgol. Di ba? Sniper po. Pero kung gugurgurin siya, physical na gugurgurin, tulad ng gusto niyang, ano, gusto niyang paniwalaan natin, malayong malayo po sa katotohanan. Talagang publicity stunt po for political purposes para ma-curious yung ating mga mamamayang Filipino. Tapos pag-usapan siya na parang showbiz. Paawa, pinapalabas na inaapi siya ng administrasyon. Kasi po, ang nagurgur daw, silang lahat. Yan sabi niya rito mga kababayan sa ano, sa report ng Manila Bulletin. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yung very straightforward yes. Yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa liig ko. At may difference yan? Na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagkabuhay. Sino ba yung sila bitin? Silang lahat. Para niya, Mr. Maravillas, kailangan na ng check-up ni Inday din.
Hallucinations sa niya, Mr. Maravilla. So, kailangan nang pumunta sa Mandaluyong. Sabay announce, mga kababayan. Natatakbo yung buong pamilya niya. Si Maudigs, si Baste, tapos si Pulong. Lahat sila daw kakandidato sa pagka-senador. At saka, pag 2028 po, nilatag na yung lahat ng plano. Si Baste po yung tatakbo sa pagka-presidente. But before natin, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga reactions ng mga tao dito sa mga pambirang announcement ni Inday po, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung aming mga bagong clients. Napakalinis po at napaka-colorful ng aming gym. Pati mga foreigners po, British tourists po sila, pumupunta sa amin. Na-set up na rin yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya, made in South Korea. Tingnan ninyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos, Adya Mr. Maravillas. So, tatakbo, mga kababayan, yung tatlong Duterte. Lahat pagka-senador sa 2025, kung paniniwalaan natin yung sinabi ni Inday. Ayan yung announcement ni Inday, mga kababayan. Ayan na. Lahat sila raring na tumakbo si PRD Senator. Matindi. Yung kuya ko, si Paolo Duterte, yung congressman ngayon, senator. 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 Si Sebastian Duterte. Senator din. So, tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa UVP? Or sa mama mo? Confirmed yan. VP, ubos kong ubos po. Ngayon, sabi ni Inday, sila daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, remain as friends. Yan, mga kababayan, ang sabi niya. Sa tingin ko, ay magkaibigan pa rin kami. Ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag-design mo, VP, anong response niya? Nagulat ba siya? Ano, VP? Anong pinag-usapan niyo doon sa Malacanang? Ibang mata. Sige. Sa ibang panahon, pag-uusapan natin yan.
Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang transition. Napakahalaga talaga na maganda ang turnover at transition. May idea pa ba kung sino yung next Defense Secretary VP? Wala akong idea, but we welcome the new appointment of... Diyan na niya, Mr. Marabiles. Naniniwala ka sa sinasabi ni Inday? Wala man pong tumama sa mga... Bali-baliktad po ang kanilang, kanilang mga statements. Mana-mana. So, para tumama ka, dapat baliktad yung interpretation mo. Pag sinabing friend, friends, ang ibig sabihin niya, kaaway. Kita ninyo yung mukha ni Inday? Ngumingiti-ngiti. Tapos, binibitin niya yung mga media para laging may, may excitement. Sabi nga ng iba, sinimula na niya ng mga Duterte yung politika sa kanilang analysis po para i-divert yung attention ng ating mga mamamayang Pilipino doon sa issue ni Dilayla. Imbis pag-usapan po si Dilima na ang tingin na ngayon kay Dilima po, hero, napawalang sala po, acquitted po. So gusto nilang i-divert para yung attention ng mga mamamayang Pilipino from Dilima to Duterte. May director po nito, sigurado. Yung mga handlers po nila, ganito niya yung gagawin natin. Kasi pag-focus ng mainstream media doon sa mga pronouncement ni Dilima, madudurog tayo ng todo-todo. O ngayon, Anya Inday, ang gawin mo, magpalabas ka ng statement na tatlong Duterte yung tatakbo. O di yung media nga, mga kababayan, sabay-sabay na nag-publish ng kwento ni Inday. Tungkol sa gorgor daw niya na hindi man kapanipaniwala na ang suspect po silang lahat. Then, mga kababayan, yung statement niya na tatlo sa mga kapamilya niya, yung tatay at dalawang kapatid, tatakbo sa pagka-senador sa 2025. At pag 2028, siya hindi man tatakbo, si Baste. Talaga niya, Mr. Marabiles, pinapaikot lang ang mga tao ng mga Duterte. Kung kaya kayong paikotin. Kami po, hindi. Nagkikwento lang tayo. Yun ang kwento eh. Sabi ko nga po, journalist tayo. So I have to give you stories kung ano yung mga kaganapan sa ating paligid. Tama pa? Ayan yung mga reactions ng mga netizens. Ay bakit? Wala na silang pera? Ubos na siguro mga... nung 10 minuto nila, nung si Digong at Paolo Duterte nakaupo as congressman. Asan sila? Di ba laging missing in action? Tapos ngayon, gusto pang tumakbong mga senador. Wala naman silang nagawang maganda eh. Wag na nilang subukan, sabi ni Gabo Soriano. Wala ka nang nagawang tama, Sara. Kita ninyo, negative po ang mga reactions ng mga tao. Sabi ni Marga Lucena, wag na hayaang makapwesto pa ang mga Duterte. Sana mag-isip naman ang mga Pilipino. Di yung patuloy na magpapabulag sa pera. Isang malaking kaibangan yan. Nagsisi na mga karamihan. Nainaya ang manalo yan. Wag na sanang pagbigyan ngayon. Paano na lang ang Pilipinas niyan? Sabi ni Jose Cesar Omar Chongson III, papansin si Inday, Fiona, Sara. No comment, syukran. Sabi ni Alaysa Rolioda Villafuerte, hoy, kumukuha na naman simpatya. Ano na namang palabas yan? Ibang klase? Nanununtok ka pa nga ng tao? Tatay mo? Maangas, di ba? Paanong mahihurt ka? Hindi maniwala po sa gurgur. Sabi ko sa inyo, very cheap publicity stunt yung naisip ni Inday. Ewan ko kung sino yung nag-advise sa kanya. May na din siguro yung political advisor. Lalong pinagdudahan po yung mental yung mental health ni Inday kung tama pa ba sa o lumuwag na mga kababayan sa kakaisip
sa confidential fund. Doon nagsimula po eh. Yung pagkikipag-away ng pamilya Duterte nagsimula po sa confidential fund. Hindi makamubon po. Sabi ni Magnolia Salcedo Soleta, parang tatay lang din yato eh. Mahilig mag-plant ng intrigue para mapag-usapan. Sabi ko sa inyo, ganun sila. Pinaglalaroan ang damdamin ng mga mamamayang Filipino para lang pag-usapan. Tingin nila sa mga botante, mahina ang ulo. Iniinsulto po yung intelligence ng mga mamamayang Filipino na pwedeng paikutin sa ganung mga uri ng kwento at drama. Payag kayo? Sabi ni Belimbo Soto, 430 bodyguards, magorgor pa. Sabi ni Juliana Borja, talaga, seryoso ba kayo? Tatakbo kayong senador? Mga wala nga kayong naidulot na maganda para sa bansa. Itong si Digong, nung siya nga presidente, puro tukhang lang naman, prioridad. Tapos ngayon, gusto na namang bumalik sa pwesto. Okay talaga. Sabi ni Eric Merihale, ano kayang uri ng plastic ang Duterte na ito? Sabi ni Antonio Rivera, sabi nga ng amahin nila, huwag nyo nang subukan, masisira ang buhay nyo, kaya itigil na nila yung plano nilang tumakbo as senador, kasi buhay natin mga Pilipino nakasalala, itsaka gusto ba nila mapahiya wala nang susuporta sa kanila, nakita na ng tao ang tunay na kulay ng mga Duterte. O ito mga kababayan, parehas yung iniisip namin. Sabi ni Carlos Pedro Garcia, symptoms of mental instability, seek help. Sabi ni Arnolfo Jr. Hontado, for sure. Di kayo nagalat ha? May problema talaga po? Kailangan talaga yung Mandaluyong dito? Mandaluyong facility? Sabi ni Ervin James Gabson, huwag masyadong ambisyoso. Halatado naman ang pakay kaya tatakbo. Maya naman kayo sa mga taong nargarbyado ninyo. Tingin niyo ba may boboto pa sa inyo? Sabi ni Rafael Reyes, hala at nakuha pa talagang tumakbo bilang mga senador ang mag-aamang na to matapos magdusa ng Pilipinas sa kamay ng matandang Duterte. Nako, mas dadami na naman ang mapapahamak sa mga to. Noto Duterte. Sabi ni Christian Cruz, napakaganid naman sa posisyon. Di lang isa, kundi tatlo. Wow! Record-breaking yan. Kapal ng mga mukha. Wala nang magagandang dinulot sa bansa. Nakuha pang tumakbo. Sabi ni Aba Reyes, ano okasyon? Bakit tatakbo sa eleksyon? Masyado namang nagpapatawa ang pamilyang Duterte. Talagang ginawa ng family gathering ang Senado. Ano ba akala nyo? May magtitiwala pa sa inyo? Magkakalat na naman kayo ng kahihiyan sa bansa. Mawa naman kayo sa mga Pilipino. Sa totoo lang, wala nang gustong bumuto sa inyo dahil napaka-abusado ninyo. Kita ninyo mga kababayan, napaka-tatalim ng mga reactions ng mga tao. Ngayon, siyempre, si Bato, mga kababayan, tuwang-tuwa. Sabi niya, kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senador Bongo. Iniisip kasi namin kaming dalawa lang eh. Kung tatakbo sila, plus 3 na kami, o marami-rami na, masaya itong kampanya namin. Pure circus po ang mangyayari sa 2025 senatorial elections po. Nga. Yes, sabi po ni Franz Castro, ang party list representative, ginawaan niyang negosyo ng mga Duterte yung politika. Yung pagtakbuhan niya. Ayan o, pagtakbo, ginawang negosyo. Castro Islams, BP Duterte upon bearing political plans. Sabi po ni Castro, ito na niya yung this is the height of bureaucrat capitalism, where a single family wants to control every aspect of a nation's politics. Ginawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno.
Sa pag sa sinasabing ito anya ni BP Duterte, makikita na magiging all out na ang bakbakan sa pagitan ng dalawang paksyon ng nagaring ori, ang mga Duterte na backer ng backer ang China at ang mga Marcos naman na ang US ang backer. Castro called on Filipinos to remain vigilant and to resist these attempts by political dynasties to monopolize power and perpetuate the rule at the expense of democracy and the interest of the masses. Di ano niya, Mr. Marabillas, ang masasabi mo na ang sabi ni Franz Castro, ang Marcos, backer yung Amerika. Yung Amerika po, ka-mutual defense treaty natin. At remember po, kung bakit tumabante yung China, ang nasa likod po niyan, mga kababayan, yung mga nagpalayas sa American basis po dito, na ang nagpundo, China. Kaya nasadlak po tayo sa problema. Kalyado yon ni Franz Castro. Kaya wag tayo pong magpapauto. Gala ninyo itong mga grupo na anti-China rito. Talagang anti. Sila, mga kababayan, na mga anti-US, sila yung naging dahilan kung bakit umabanti yung China. Pinahina nila yung ating bansa sa pamamigitan po ng political turmoil na inesponsoran po nila. So hindi tayo nakapaganda. Basta lang pinalayas yung US bases po. Ito na tayo ngayon. Nilalamon na tayo ng China. Tama pa? Ngayon, as we are facing the existential threat galing po sa China, kailangan natin na dumikit po sa ating mutual defense treaty. Kasi po, legal siya. 1951 po, pa po siya. At yung Amerika yung tumutulong sa atin in the allied countries na katulad natin yung ideology, democracy po. Yung mga naririnig ninyong sabi, demokrasya, pinaglalaban nila yung karapatan para sa demokrasya, baliktad po. Kaya ang tawag sa kanya, leftist, di ba yung left, kauri ng China, Mao Zedong. Itong mga taong ito kasi, mga kababayan, laging baliktad kong magsalita. Parang yung mga Duterte, baliktad kong magsalita. That is their strategy to confuse people. Huwag pa uulit, mga kababayan. Tama na yung direksyon na ating tinatahak with the foreign policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Na ang sabi niya, Filipinos do not yield. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.